Hello mga best! Welcome to my channel! Ngayon po ay magluluto tayo ng kare-kare. Ang ingredients po natin na gagamitin ay buntot ng baka. Pakukuluan natin ang buntot ng baka. Green beans, kapalit ng sitaw, talong, syempre hindi po mawawala ang puso ng saging, yung pechay, at saka olive oil, sibuyas, bawang, paminta, giniling na mani, giniling na bigas, at syempre po ang aswete powder. Umpisa na natin mga bes! Okay, hintayin lang nating uminit ang ating kaserwala. Okay, lagyan natin ng olive oil. Pwede rin naman pong hindi olive oil kung kayo'y wala sa bahay, mga bes. Hindi dapat nai-stress. Bawal ma-stress, mga bes. Gisahin na natin, mga bes. Igisa natin ang bawang. Gisa-gisa lang, mga bes. Yan. Ilagay natin ang sibuyas. Okay, gisa-gisa lang mga bes. Try nyo to mga bes, sigurado akong masarap. Ilagay na natin ang aswete powder. Yan mga bes. Haluin lang natin. Yan mga bes, kita nyo? Kulay na. Pero syempre, bawat magluluto, kanya-kanyang diskarte sa pagluluto. Kaya mga bes, pwede nyo itong guide kung gusto nyo mag-birthday yan, mag-party-party. Ilalagay na po natin ang ating buntot ng baka. Pinalambot ko po ito ng 2 oras, mga bes. Medyo may katagalan lang ang buntot ng baka. Kailangan ilalaga. Tapos, kung kayo'y namamahalan sa baka o kaya natatagalan sa pagpapalambot ng baka, pwede rin naman ang pata ng baboy, mga bes. Pwede rin ang pata ng baboy at saka pork belly. Pwede rin kung saan kayo masaya, mga bes. Gisa-gisa lang po ng konti. Maligta rin natin. Kaninang naglaga ako ng baka, yung unang kulo, itinatapon. Yung pangalawang kulo, ang ating isasabaw. Ang kanyang kaldo ang tawag. Yan, kaldo ang tawag dito. Mabes. Para hindi na kailangan yung maglagay ng kung ano-ano pang seasoning. Yan, mga bes. Kita nyo. Siyempre, ang sabaw depende sa dami ng inyong lulutuin, mga bes. Lagyan natin ng paminta. Yan, kumukulo-kulo na. Ihuhulog nating utay-utay ang kanyang. Konti-konti lang mga bes. Kung ang galpong ng bigas. Yan. Ito ang kanyang silbing pampalapot. Mga bes. Bango na. Yan. Ito pong giniling na bigas, ako lang ang nagiling. Pero kung wala kayong pwedeng paggilingan, pwede kayong bumili ng powder. Kung wala din naman kayong powder, pwede kayong magawa ng cornstarch. Mga bes, o harina, hindi dapat nai-stress. O yan, mga bes. Magtataka kayo mga bes kung bakit wala akong nilagay na asin. Kasi ang pinaglagaan ng baka ay may asin na, mga bes. Tapos ito ay kakainin na may alamang. Dagdagan natin ng kaunting sabaw. Try nyo to mga bes, sigurado ako magugustuhan nyo ang kare-kare ng Madeline's Kitchen. Ilalagay na din po natin ang kanyang giniling na mani. Yan, mga bes. Sabihin naman ninyo, available sa bahay nyo ay ang peanut butter. Pwede rin naman, wala pong problema yon. Kaya lang, ito ang meron ako sa bahay. Tsaka, pagka itong giniling naman yung lalagay, medyo hindi masyadong malangis. Yan, mga bes. Nag-aamoy, kare-kare na. Haluin lang mabuti para hindi magbuo-buo ang mani. Mga bes. Ko, mabango na eh. Okay, mga bes. Dissolve ng lahat ang mga mani. Giniling na mani. At saka yung bigas. Medyo matagal itong maluto, kaya siyang ating uunahin ang green beans. Yung iba kasi nilalaga na nila ng buhod, pero sayang naman ang sustansya ng gulay kung ating itatapon lang. Kaya mas mainam na ilagay na natin siya ng fresh pa. Pakuluan lang natin ng ilang minuto ang green beans bago natin isunod ang ibang gulay.
Yan, tanyo mga bes. Medyo malapit na sa katotohanan. Baligtarin rin natin ang karne para lumabas ang lasa niya. Dahil nakalimang minuto na po ang ating beans, green beans, ilalagay na din natin ang talong mga bes. Talong. Siguraduhin po natin na hugasang mabuti ang mga gulay. Mabuti na nag-iingat mga bes. Naku, sarap mga bes. Amoy pa lang ay ulam na. Papaliwanag ko sa inyo, magtataka kayo kung bakit ito ang aking puso ng saging. Kasi po, wala akong mabilhan ng tunay na puso ng saging. Ito ay nasa lata lang, mga bes. Sa Pilipinas, sawa-sawa kayo nito. Ilagay na din natin ang puso ng saging. Marami palang puso ng saging sa isang lata, mga bes. O kaya ito itawag ay banana blossom, mga bes. 2 to 3 minutes na kulo ay pwede na nating ilagay ang natitira pang gulay, mga bes. Takpan natin, mga bes. Yan. Okay, mga bes. Yan. After 10 minutes na yata yan, mga bes. Kasi medyo napalaki ang hiwa ng talong. Ilalagay na natin ang ating pinaka-pechay. Ito ang pinakahuli kasi ito ay pinaka-mabilis maluto, mga bes. Malalanta lang ng konti ay okay na. Huhugasan nyo pong itong mabuti. Ito binabras ko pa isa-isa. Kasi kung minsan ay may lupa-lupa, mga bes. Yan. Gusto kasi nung iba, lalagain muna. Kaya lang sayang ang bitamina ng mga gulay. O, diba? Makulay, ariko ang buhay. Makulay ang buhay. Sa masaga ng gulay. Ariko. Takpan uli natin ng mga 2 to 3 minutes, mga bes. Tuloy-tuloy lang ang pagkulo. Okay mga bes, after 3 minutes na kumukulo ang ating sabaw. Ayan, medyo okay na mga bes. Bago may bagoong o kaya ay yung alamang sa amin sa Laguna, ang tawag ay alamang. 2 minutes pa at pwede na, ready na ang ating kare-kare mga bes. Paano ba yan? Bukas na lang ang diet. Lagay na lang bukas. Pwede nyo itong panghanda sa bagong taon, mga bes. Promise. Ang sarap nito. Kita nyo, oh, ang lapot. Oh. I-off na natin ang ating kanlan, mga bes. Oh. Okay. Favorite time. Pagtikim, mga bes. Ito ng favorite part. Ito ay isa-isa natin titikman. Ito ay parteng puso ng saging, mga bes. Panama-panama lang ang lasa. Hindi nyo na kailangan maglagay ng asin kasi maalat ang alamang. Perfect. Tama-tama lang ang lapot niya. Sabaw pa lang at gulay ay ulam na, mga bes. Oh, haba ng pechay ah. Tingnan ang lambot ng karne. Ito ay buntot ng baka. Ilalaga nyo pa ng 2 oras para masarap. Pag may tiyaga, may kare-kare ka. Sarap. Ang sarap pala ng puso ng saging na kahit nasa lata. Mga bes! May tip ako sa inyo. Yung nandito po sa Italy, pwede nyo itong ipalit sa puso ng saging. Kung wala kayong mabilhan ng puso ng saging, kung namamahalan kayo sa puso ng saging, puso ng karchopi ang inyong ilagay at pwedeng-pwede po yan mga bes. Bago po matapos ang aking vlog, gusto ko pong magpasalamat sa nag-sponsor ng aking uniform. Thank you very much. Bekenemen, may kasunod pa. At saka special thanks din po kay Eugene Capuno at saka sa kay F. Capuno sa stabilizer at sa aking microphone. Thank you po. Ingat kayo palagi. Don't forget to like and share and subscribe. Salamat po sa tumatangkilik sa Madeline's Kitchen. Ingat po tayong lahat. See you next video. Bye-bye!